Ilan ba ako ng trabaho dahil sa mga yun? Ilan, Tol? Mawawalan ka ng trabaho pag hindi mo pinabutihan yan. Ibang aso ng mga tao dito. Ilan yun? Kaya ba may gawa nito? Huwag kang magbintang like you're worth the effort. Ano to? Bullying 101? Sobrang cliche nyo lang. Believe it or not, Tonet. Wala kaming kinalaman dyan. Like hell na paniniwalaan ko kayo, Matt. Kilala ko kayo. Simula na maging close nyo si Kiara, nung na-accelerate siya dito, mas lumala kayo. Anyone na hindi nyo gusto, binubuli nyo. Grow up! Teka nga, Tonet. Bago ka magbintang, alamin mo muna yung sitwasyon. Eh, after all, bago ko naging kaklose na Bella, ikaw kaibigan niya, di ba? Tapos sa akin mo isisisi. So, anong gusto mong sabihin na bad influence ako? Sinasabi ko lang yung observations ko. You don't have to be so defensive. At saka isa pa, obvious naman na sila yung gumawa nito. Wow, nakita mo? Of course, kakampiyan mo sila. Just like always. Sorry, Nico. Thank you, Tonet. Kaz, huwag ko namang maganda mo. Hindi mo ko kailangan titigan. Sabihin mo si Nico na hindi na siya invited sa party. Seryoso? Dahil sa pinagagawa ng friends mo, si Nico ang mag-adjust? Asan yung sinasabi mong bonding ng class? Pabago-bago yata bigla isip mo. Eh, in the first place naman talaga, wala akong balak imbitahan si Nico. Ikaw lang to nagmagaling na i-invite siya eh. Kaklasein natin si Nico. Class officer, si Kuya Clint nga tsaka si Ace hindi natin kaklase invited. Si Nico hindi. Alam mo naman na magka-clash lang sila lalo ni Kuya Clint. Masisira yung party ko! Yun lang ba talaga dahilan, cuz? Come on. Kilala kita. You know what? Hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Either sabihan mo si Nico na hindi na siya invited or pareho kayo hindi invited sa party ko. Ikaw ang mamili. Really? Ako ang i-invite mo? Hindi bigyan kita ng options. Ikaw yung mag-decide. Total, wala desisyon ka rin naman. Pinsan mo ako, Kiara. Actually, I'm still older than you. Ate mo pa rin ako. Tapos ako pagsasalita mo ng ganyan? Sino ko ba sa tingin mo? Ako ang nag-organize ng party. Ate, Tonet, at bahay at pool namin yun. Kaya ako ang masusunod. Wow. No wonder bakit pati si Tita Leona hindi matiis siyang ugali mo. Brad. Ikaw na bahala. Sige po, ma'am. Manangin, gusto ko kasi mangyari. Maraming bisita. Okay. So, kailangan ko lang maraming balloons. Apo. Thank you. Okay, po. Send ng email sa class na canceled yung party ko. What? Bakit ko naman gagawin yun? Magsabi ka ng totoo. Nagsasabi ako ng totoo. At saka bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko alam. Pero ikaw yung naiwan nung naka-open yung tablet ko. Wait, bakit ako agad yung pinagbibintangan mo? Alam mo, Kaz, baka kung saan-saan mo lang iniiwan yung tablet mo.
At saka, di ba, pumunta pa nga ako sa party mo para mag-sorry. Alam mo, Kaz, para matapos na to, pakita mo na lang ebidensya mo. Ganyan ka magsalita. Ang cheap. Excuse me? Alam mo, ikaw napahayabang mo talaga eh, no? Alam mo, buti na lang ginawa ko yun. Kasi wala namang mag-e-enjoy sa party mong hindi masaya at corny. Dahil sa'yo! Oh! Stop! Stop! Tingilan niyo yan. Besides, nangyari na ang nangyari. Kami na bahala ni Ace. Mag-party na lang tayo. No! Wala nang party! And I'm so done with you, Tonet! Hindi lang tayo FO! CO then! Cousins over! Kaya ka lang? Seriously though, ibang level ng drama ng family niyo, ah. Drama? Ng family na Kiara. Tulad nga ng sabi ni Kiara noon, bahay nila yon. Hindi kami kasali. Hindi na ako nagtataka kung sinabi mo rin sa iba, Tonet. Sana binlog mo para mas marami pang makaalam. Uy, that's not a bad idea, Kaza. Juicy drama. I love it. Sige, later. It's not like bago yan, di ba? Napalayas na nga dati yung katulong. But, pinabalik siya ni Kuya Aidan. With a vengeance. Alam mo, pinakilala pa nga siya as the new love of his life, eh. Tanggapin mo na kasi, Kaz. O hindi mo talaga matanggap na walang pinagkaiba yung kuya mo sa mami ko. Ngayon, hindi mo na kami mamamaliit dahil kina mami at daddy. It's a tie. Tonet, huwag mo na ikalat yung nangyari. Respeto na lang sa pamilya mo. Wow! Knight in shining armor! Ganyan-ganyan si Kuya Aidan earlier, eh. Grabe, no? It really runs in the blood. Si Mami, si Daddy, si Kuya Aidan, si Mila, and now ikaw at saka si Kiara. Oh, mahilig talaga ang family sa charity cases. I love it. Busabos mayaman love story. Huwag mo akong igaya sa inyo, Tanet. Girlfriend lang yung Mila na yun. Ayun, Daddy mo. Pinakasalan ni Tita Feliz. Hindi tayo magka-level. Bravo! Lumabas na rin yung totoong cause ko. Bye-bye, pagmamalinis na Kiara. Welcome back sa totoong matayog at matapobreng Kiara Fiero. Good job! Ah! The nerve! Ito si Kiara, sinusolo na naman si Nico. Sumuko talaga ito kay Tita Leona. Bakit mo nasusumbong? Hello! Kuya, nag-date sila, oh! Doon sa Super Inn na food park, without me? In ka dyan. Nakita ko ba gano'ng ka-cheap yan? Tsaka kung gusto makipag-date niyang si Kiara sa napaka-cheap na Nico na yun, pabayaan mo siya. Without me. Hi! And okay na yung assignment niyo. Uy, Kaz! Excuse me. Yeah? Uy! Kayo naman ni Nico? Nakita ko kasi yung selfie nyo. Kara naman ng first date nyo. Alam mo, Kaz, sana pinahiram mo man lang ng budget si Nico para masaya yung date nyo. First of all, hindi pa kami. Pangalawa, masaya yung date namin kahit simple lang yun. At saka ano bang issue? Ah, I know. Ingat ka? Yo! No! Punta ka din doon, tapos i-date mo yung mga ex-friends ko para naman hindi ka na mingit. Right? Okay, can I see?